So good day everyone, my name is Frederick Ecole from BP3B and now I'm going to explain or discuss how important Google Classroom is. So I choose Google Classroom for this midterm examination because I see how important Google Classroom for us students and future teachers and for our teachers. So Google Classroom, so napaka-importante niya this time of pandemic because Google Classroom, parang ang dami niyang, pwedeng gawin. Pwede nandun yung, pwede siyang mag-quiz, send link, mag-post ng mga materials, ng mga lesson plan, or mga discussion natin. So, this time of pandemic talagang Google Classroom is very effective at very useful ngayong online learning, distance learning, and bakit nga ba kailangan natin Google Classroom? So, simple lang because Google Classroom isa siyang learning management system na kung saan bilang guro, bilang future teacher, nasusukat natin kung na babantayan natin yung pagkatuto ng bata because Google Classroom, nandun yung mga pwede kang mag-assign ng assignments, ng quizzes, at mag-post ng mga lesson. So, si Google Classroom nandiyan siya for us. Parang Facebook din siya eh. So, pwede ka din mag-post ng mga materials na kailangan natin. Pwede ka mag-pass ng assignment through Google Classroom using links. So, ganun ka-useful yung Google Classroom sa atin. So, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin siya in a good way. So, let's start. Few moments later. So, now we are going to start to finally discuss the Google Classroom. So, ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome. So, yun. So, you can see, i-search natin yung Google Classroom. So, ayun siya. So, search natin yung Google Classroom. Wait, so desktop site natin siya. So, sa cellphone lang tayo gumawa. So, Google Classroom pwede siya sa cellphone tsaka mga laptop or PC. So, next ay yun na nga. Pipindutin na natin yung Google Classroom. So, para maka-create tayo ng Google Classroom, kailangan natin ng Google account, Gmail account. So, yun. So, you know. So, nakikita natin siya nasa gilid. So, pipindutin natin yung and then sign in. So, ang pipiliin ko dito is yung Frederick. Well, so, yung ginagamit ko talaga for school. So, yun. Naklik na natin siya. So, wait lang natin. So, ayun na, diba? Kailangan natin ng Google account or Gmail account. So, yun. So, wait natin. Medyo mabagal yung signal. So, yun. So, di ba nakita nyo, nandyan lahat ng mga subjects ko. So, una, ang gagawin natin as a teacher, so, kailangan natin mag-create ng isang Google Classroom. So wait, so punta na nga tayo sa pinaka-apps para mas madali tayo makagawa. So yun. So as a teacher, so kailangan una natin gagawin is to create a class. So yun. So makikita natin, pag pinundit natin yung parang cross na below, makikita natin yung create class and join class. So as a teacher, kailangan natin mag-create ng class. So yun, so class name required. So pwede na dito MP16 siguro ang lagay natin. P16 section BPED 3B. BPED 3B. Saka room pwede na siguro hula natin 201 dito. And subject
Okay. Pwede na example edtech. So create natin siya. So wait natin. So kapag teachers tayo, so normally ang ginagawa natin dito is to create class. So yon, so may nakita na natin siya. So so dito, so nakikita nyo, pinedit ko yung share with your class. So pwede kang gumawa ng mga announcement or mag-post ng mga quizzes, activities, or mag-post ng mga lesson. Kaya for example, share with your class. So ang gagawin ko ay sabihin ko, read and read the modules. So yun, di ba? So pwede kang mag, for example, post ng link, add link, or pwede naman mag-upload ka ng file or take a photo, record video, something like that. So yun, for example, post ka na siya. So yun, diba? So wait lang, settings. So yun, nakita natin. So andito yung makikita natin dun sa pinindot ko yung tatlong parang dot dot na yun. Makikita natin yung class code, invitation, or yung link ng ating Google Classroom. And of course, dito ayan, so people, so sa people, yun nga, students, kung mag-i-invite tayo dito, dito natin makita yung mga participant natin sa Google Classroom natin na ginawa. And wait lang, so so ako naman, so as a student, so pupunta ako sa pinaka front ng aking Google Classroom na ginagamit sa aking pag-aaral. So as we can see, nandito lahat ng subjects ko. So yun, so yung Lorraine, Timon, Kervin, Cheryl, Sarjean. So nakikita natin siya dito. So ang kagandahan ng ating Google Classroom, for example, pindot tayo ng isa. So okay. So dito nakita natin yung mga pinapost ni Ma'am Lorraine na, for example, yung please join my class, yung pay 13 quizzes link. So pinindot natin yan, makikita natin yung mga links na ginawa ni Ma'am for our quiz. So yun, and the guidance on sa iba. So ganun, so dito sa, so yun, send midterm, so quizzes, for normally for the quizzes siya talagang pinagsasendan ng link ng mga teachers. And pag pinundot naman natin itong sa pinaka gilid niya, so makikita natin yung calendar. So calendar, so yun, so dito sa calendar pwede tayo yung mag-send ng deadline kung kailan natin gusto ipapas sa ating mga estudyante yung mga gagawin nila. Example yan. So yun, for example, so yan, kung start end, so Friday, October 15, so matatapos lang ng isang oras lang, pwede mong gawin yan. The notification naman dito, so makikita natin yung mga nag-notify sa atin, yung mga feedback natin na ginawa natin sa mga quizzes natin sa ating mga teachers. So sa to do, so makikita natin dito kung so sabi ko nga kanina, yung Google Classroom ay para rin siyang nasa loob ka talaga ng room, because makita mo dito yung mga assignments mo, yung mga missing, o yung mga gagawin mo. Parang inuutosan ka din na
may gagawin ka ganito. Yun, so sa archived classes. So dito, so analisa yung mga PADS classes ko na to. So makikita natin dito. And yun, classroom folders. So ganon. So ayun, di ba, medyo madali lang siya gamitin. So Google Classroom, so yun, so dito, so ganun lang siya kadali gamitin, guys. So napaka useful niya kasi pwede tayong mag-create or kung ano-ano pa nga kailangan gawin. Na mamonitor natin yung mga kailangan natin gawin, so stream. So explain ko muna tong tatlo, guys, pala. So yung stream, dito yung pinaka parang communication natin sa ating mga students. Dito tayo pwedeng sumagot ng mga questions nila or mga comments nila, so dito sa stream. So yung classwork is, ito yung pinaka core, ito yung pinaka puso ng ating Google Classroom, because ang purpose ng Google Classroom is to yun nga, parang kailangan natin ma-monitor yung ginagawa ng mga estudyante, so we can post ng mga quizzes, exams, or mga lessons natin. So dito sa people, dito natin makita yung mga participants ng ating Google Classroom. And so ito muna, so for beginners, so hopefully may natutunan kayo sa aking diniscuss kung paano mag-create or kung ano yung mga ginagawa sa ating Google Classroom. So yun, thank you for listening, and hope may natutunan kayo. So thank you.